Good evening, everyone. I'm privileged to be invited here for this great people of God. Actually, ako lang siguro ang takadabaw dito. I came from the bloodiest part of Mindanao. I live in the Muslim community. I started a ministry also among the Muslims. And of course, do business. Kailangan natin. I started a ministry na walang nag-support. 18 years ako nag-pastor sa denomination. After 18 years, nag-pioneer ako sa Christ the Healer. But according to my colleagues, hindi ka po pwede mag-start ng ministry kung walang support. So I started as a farmer. But I am a social worker by profession. So nag-farm ako. Nag-plantation ng banana sa Davao. Doon nag-umpisa ang Christ the Healer. 8 years in the making, we have more than 3,700 plus cell groups or cell churches in Davao City alone. We have churches in different cities right now and even abroad, into China, Dubai. But my sons, actually, they are the one who are doing ministry in Dubai, and my eldest son is in China. And we are so blessed because alam natin na mayroong prophecy. It was prophesied by St. Jacobs that in the bloodiest part, mag-spark ang revival. And sabi doon, partly, sinabi doon, that the shame that Satan put in the heart of the Mindanao ones, it will not be remembered because of the prosperity of his people. Nag-umpisa ako sa wala. But we are blessed abundantly by God's grace. The experience, just recently, the leadership of MELC, Mindanao Evangelical Leaders Council, went to the ball, and we are able to host them, and even pinasyal natin sila sa Davao, na dati na hindi naman talaga pinapasyalan, pero may magagandang mga lugar doon, like napuntahan nila ni Bishop Noel at Bishop Leo with Bishop Dan doon sa Kupiat Island. Ito yung Maldives ng Davao. Once na resident ka sa Dusitani International sa Davao, the first 5-star hotel, pwede kang pumunta doon sa Kupiat Island, libre. May sarili kang yate na pwedeng gagamitin na hindi na-experience ng iba. Nakita ko yung kamay ng Panginoon kumikilos in a mighty way. Before ako mag-umpisa, kasi nag-umpisa na rin ako, pero part ng... Ang mahirap kasi sa akin, matagal ako mag-preach, pero hindi ako mag-preach ngayon. I'm just presenting you the best practices of Christ the Healer International Missions Movement. Bakit nagkaganon? Bakit nagkaganito? Today, mayroong sanctification night na ginagawa sa church na dapat ako ang mag-execute. Meron ng participant 1,760 in our own group, not to mention the 13 provinces of Northern Luzon, even somewhere in Iligan, Pateros, ngayon nandoon na sa Davao, Visayas region nandoon na sa Davao, to witness the divine appointment. But nandito ako ngayon dahil importante ito. For 18 years ako sa denomination, hindi ako nakakita ng ganito. But way back 2007, if I'm not mistaken, nung narinig ko yung prophecy ni Cindy Jacobs about there is a, kung meron daw like a mighty rushing wind in Indonesia, but in the bloodiest part, far from heaven will be poured out. I do not know kung na-capture, na-perceive niyo yun. Importante kasi yung word perceiving. Kasi yung word, yung binigay sa atin ng Panginoon, our constitution, nandun lahat ng promesa ng Panginoon. Kailangan mo lang ma-perceive ano yung gusto ng Lord na dapat mong gawin. Nung narinig ko tong about transformation, about revival, that are, sabihin natin, may mga nagsasabi na tapos na ang revival sa Amerika. Tapos na ang revival sa Europe, tapos na ang revival sa Korea. In this end of days, in the bloodiest part,
the former rain and the latter rain will be poured out. This time, yung revival na to, transferable. Mabilis yung pag-move. Kadalasan, yun yung mga tanong, paano isusustain, paano i-preserve, kasi sa dami. Pero for us, dahil nakaset up yung ginagawa namin, planado din ng Panginoon kung ano dapat gawin, nakita namin yung kahalagahan kung paano i-preserve yung harvest. Dito, ipapakita ko sa inyo kung paano namin pinaprocess from winning. Okay? Kasi importante yon, makuha mo kung paano mo ginagawa yung winning, paano yung pag-consolidate. Ito yung ano namin, paano ba ito pag, okay. First time ko itong ginamit dahil sa Dabao, lahat naka-ano na eh, naka-set up na eh. Dito, first time. At saka, first time ko itong i-present dito pa sa PCEC, dito pa sa PMA. Kasi sa akin, puro lang salita, paano gawin, paano mag-umpisa. Of course, kasama doon yung preparation ng spirit, tinatawag na ng spiritual atmosphere. We are in our 85 days fasting, ongoing, ngayon. So, kanina nag-break ako, at least nakapag-break na. At least may energy. Meron kami, ako yung nagtuturo about five level of fastings. Ginagawa namin, meron kami first three, yun yung full. Then after that, 7 days, partial, walang agahan, tanghalian, break ng 4 or 5 in the afternoon. Then after 7, may 14 days, 21 days, merong 40 days. Total of 85 days. Ito yung ginagawa namin every year. Nag-stop lang kami last two years ago, but nung nag-umpisa kami, way back 2011, nung nag-umpisa ang Christ the Healer, ito na yung practice namin. At nakita ko yung kamay ng Lord na gumagalaw. Ito yung tinatawag namin the End Time Cell Church. At of course, meron kaming, our vision is a God-empowered, Christ-centered, Holy Spirit-filled cell church that leads generation for global transformation in response to the signs of the times. This is our vision. Our mission, we, the church, are committed to engage radical soul winning in homes, communities, schools, and workplace to execute intentional consolidation and discipleship through cell groups and school of discipleship, to develop ethical and excellent leaders through continuous training and equipping, to send missionaries for church planting and equipping, and to conduct regular spiritual empowerment through divine appointment, fasting, and intercession. Tomorrow, mag-umpisa yung divine appointment. Every divine appointment, meron kaming thousands of participants. Kasi nga, yung soul winning namin, intentional. Nandito ako ngayon sa inyong harapan, yung mga tao doon sa Dabao, kahit merong ginagawang sanctification yan, yung iba nandoon sa mga tinatawag namin na home cells or home church. We have more than 3,700 plus na home church sa Dabao. Now, our calling, every leader, a leader of three generation. We serve the God of three generation. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ang sa amin, yung iba, yung goal setting is 12. Okay? Sa Christ na here, iba. We believe the God of three generation. We believe in three generational ministry. Nung tinawag si Abraham, kasama yung pamilya, kasama yung anak, at saka yung apo, the same is true with us. Kung tinawag tayo, dapat kasama yung pamilya. Kaya pag pumunta ka sa Dabao, magugulat ka, pamilya. At minention ko kanina during sa dinner time, hindi issue sa amin doon kung anong lahi ka. Kahit mga Indiano nandoon, nawi-win sa mga schools. Muslim nandoon, Maguindanao. Sabihin mong Maranao, nandoon. Hindi issue sa amin yung, kasi tapos na, naubos na yung takot ko sa yung bang maraming threat ang inabot ko nung nag-umpisa ako. Tapos, ubos na yung takot ko. Naubos na.
Kaya doon, harap-harapan talaga. Ito, not to mention, may mga grupo kasi ini-expose ko even Illuminati, even New Age Movement, even Vatican. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Kung sasama kayo sa akin, dapat mag-ingat kayo. Markado ako sa underworld. Sinisira ko yung ginagawa nila dito. Para sa akin, sino magsasabi ng totoo kung hindi tayo magsasalita? That's why sa amin, every leader, a leader of three generation. Kaya sa amin, pag kumilos kami, patay kung patay. Okay lang sa amin. Kahit marinig mo yung mga Muslim brothers namin pag sinabi, kasi may mga Muslim believers kami, wala sa kanila kung papatayin sila sa pamilya. Wala sa kanila yun. Kasi yun din, doon naman din tayo kahantong eh. Ba't tayo matakot mamatay? Kung mamatay tayo ngayon, una tayo sa rapture of the church. Okay? Meron tayong crown of life. Ano problema doon? Natapos yung trabaho natin. So, hindi issue dito yung buhay o ano. Kasi, lumaki ako sa bloodiest part. Mula bata, kalaban ko Muslim. Nakatira kami sa Muslim community in Tibungo, Davao City. Doon ako pinanganak. Kalaro ko mga imam dato sa Muslim. Yung asawa ko, sinabi ko sa mga field commanders, paano nyo isisecure yung asawa ko kung ipapadala ko dito para magturo sa mga bata? Sinabi sa akin ng mga field commanders, Pastor, over our dead bodies. Kami doon, kaibigan kami. Halos magkalapit kami ni Nor. Magkalapit din kami ni Chief PNP. Kasi nasa Monterrey ako. Dito, yung calling namin, pag nakuha yung isa, kailan makuha yung buong pamilya? Pag nakuha yung buong pamilya, yung buong clan. Kaya ito yung calling namin. Three generation. Pag na-win ako, first generation, like the God of Abraham, represent the life of a leader. Kailangan, hindi ka po pwedeng, kasi hindi pwedeng walang discipleship eh. So kailangan mag-go ka to win souls and make disciples. At sabi ng Lord in John 15:16, hindi na kailangan natin yung sinabi, you did not choose me but I choose you and appointed you to go and bear fruit. The fruit shall remain. Then you can ask anything in my name. Sa akin, realidad to. Maybe nakikita nyo kanina yung mga bus na katatak Cubos 3000. Hindi yun Cubos liner. Pangalan yun ng BPO company. I own a BPO company, not only in Davao, but in even different cities, even in Cebu. May tatlo ako sa Cebu, mayroon Hingog City. Kasi, naiintindihan ko yung pinapagawa ng Lord. Hindi kasi ako, I hope hindi nyo ma-misunderstand to, na iba kasi yung calling ko. At may pledge ako, may the word of declaration ako, na hindi talaga ako tatanggap ng support. Doon ako nag-umpisa. Nakita ko yung kamay ng Lord. Right now, I own 60 hectares of land in the city of Davao. We're about to build 100,000 seating capacity na stadium. Yun yung pinag-usapan namin kinini Bishop Leo. This year, yung plano namin na magkaroon ng groundbreaking. Bakit sasabihin nyo na 100,000 seating capacity? Kasi kung ito yung mangyayari ngayon sa Davao, every 3 months, mayroong thousands upon thousands of people. What will happen 5 years after? Target ko sa Davao, 5 years lang. Tapos ang Davao. Kasi sa akin, kung walang mag-dream, sino ang mag-dream? Argument ko before, Lord, as a young pastor, sabi ko, Lord, kung walang mag-claim sa Davao, sino mag-claim sa Davao? Pumunta ako doon sa paanan ng Mount Apo. Kitang-kita ko yung City of Davao. Nilayhans ko yung Davao. Sabi ko, Lord, walang nag-claim sa Davao City. Katatapos lang ni Ernie Abilia noon, pumalit si Kibuloy. Tapos napakalakas. Sabi ko, Lord, mag-umpisa akong mag-claim sa Davao. 20%. Narinig ko yung boses ng Panginoon. How about the Witness Network? And go, okay, Lord. 40% sa population sa Davao City. Nung diniklara ko yon, na gagawin ko yung ipapagawa ng Panginoon, ito yung nangyari.
biglang pumutok yung anointing for soul winning. Ipapakita ko ngayon yung process, paano ipre-preserve yung winning. Of course, mag-umpisa ako sa vision casting. Yung vision casting dito kasama yung power ministry. Kasi kung walang power ministry, walang mangyayari. The kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Kailangan mayroong manifestation. Kaya doon sa amin, normal yung healing the sick, cleanse the lepers, even raising up the dead. Normal doon. Because in the kingdom, normal to. I'm also teaching about rediscovering the kingdom. Noong nag-umpisa si Ernie Abilia teaching about the kingdom, pumutok. Nawala si Ernie Abilia, pumalit si Kibuloy, ang tinuturo, kingdom pa rin, pumutok. Sabi ko, kung pumutok yung sa kanila, bakit hindi pumutok yung totoo? Kasi alam natin, hindi totoo si Kibuloy. He's not the way. Na sinasabi niya, he's the way, the truth, and the life. No! Now, kung paano, kung hindi ko ito iko-combat, lalago siya at lalago. Kailangan, mayroon siya magiging katapat na sasabihin niyo totoo. Kaya, ito yung ginagawa namin. Of course, bakit hindi magkaroon ng power ministry? 85 days kami pag nag-fasting. Mind you, hindi ito leaders lang. The whole church. Whole church. Hindi lang yung from the 24 elders to 288 leaders to 3,458 leaders, even to 41,000 leaders. Pag sinabing fasting, lahat yan, fasting. Kailangan natin gamitin yung authority. Sabi, magtatanong, paano yung estudyante bishop? Paano yung mga working? Paano yung mga business people? Yung estudyante, break kayo na tanghaling tapat. Yung kain nyo within 24 hours, kailangan 4 na oras lang. So kung mag-break kayo ng 11, dapat 3 o'clock stop na yung eating. Wala na. Business people, the same. Bibi, tatanungin nyo ako, paano mo ikakaman yung business people? We are raising up millionaires in our city. But yung mga millionaires ko, nauutusan. Kasi alam nila kung saan sila nag-umpisa. So ito yung pinaka-vision casting. Mag-umpisa ako magturo, ito yung pinakauna, power ministry. At dito, ituturo kung sino ang mayroong power. Okay? Then understanding the Jesus vision, example of churches that are successful in church multiplication, then of course, basic ingredients kung sino ang dapat magli-lead. Kailangan talaga, yung pastor dito, kailangan authoritative. Hindi naman dictator. Authoritative. Yung authority natin, dapat gagamitin natin. Now, ito yung leadership process. Okay, about conquering, the word, itong ginagamit dito, conquer, care, coach, commission, ito yung ginagamit natin dati about win, consolidate, disciple, and send. Ito yun eh. Okay? Pinalitan ko lang. In conquering, meron kaming come and go approach. Ito yung invitation explosion. Last Sunday, yung bisita namin, 1,600 plus. I do not know kung may narinig na kayong ganitong klaseng bisita, isang local church. But nangyayari ito sa ibang churches, hindi lang Dabao. 1,600 plus last Sunday, first and second timer. Kasi nakamonitor lahat yung first and second timer. Kailangan aabot ng pang-apat na visit sa church. Yun na yung candidate for tinatawag pre-divine appointment. Kasi hindi ako napapasok ng divine appointment participant kung hindi naka-apat na visit sa church. Para hindi ako mahirapan mag-explain. Dito makikita natin, yung go approach, ito yung the good news of the kingdom. And this gospel of the kingdom will be preached to all the world as a testimony to whole nation. Ito yung ginagamit ko, the same sa sinasabi ni Jesus. So, paano ipipresent yung good news of the kingdom? Within 2 minutes. 2 minutes lang. Ito yung training ko, 2 minutes lang. Paano ipipresent yung good news of the kingdom? Lahat na narinig ng mga tao, puro bad news, fake news. Dito, good news. So, ano yung good news of the kingdom? Good news of the kingdom, there's a restoration na ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi lang sa pamilya, kundi sa Panginoon. Salvation for soul, deliverance in any form of bandages. Ito yung healing the sick, receive emotional healing.
Ito yung good news of the kingdom na hindi naririnig sa labas. And that's why, once na pinipresent mo to sa tao, nagkakaroon ng makukuha mo yung attention. Kasi ang sinasabi natin ito, puro good news. Then, of course, tatanungin sila, sinong gusto o gusto ba kayo na ipag-pray kayo? May alam natin yun, paano mag-pray, spiritual, physical, family restoration, something like that. Ang karamihan, may sakit. Dito, tinuturo about healing the sick as Jesus did. Lahat tayo tinuro in the book of Luke 9 and 10. So ito yung approach. So, like for example, pagkatapos niyan, anong gagawin? Meron kaming 24 hours follow-up. Anong gagawin sa 24 hours follow-up? Again, ito yung tinatawag care group. Dating ginagamit consolidation or cell group or open cell. Ginagamit namin yung care group para to give revelation ba? Naintindihan mo ba yung care group? Dapat may care ka ba sa group mo? Sa mga tao, may care ka ba? Nandiyan ba yung heart mo? So dito, tinuturo ko, mayroong manual. Lahat to nakamanual. Yung Book of Mark. Yun yung ginagamit sa care group lesson 8 to 10 weeks. Bakit 8 to 10 weeks? Inaantay dito, pagdating ng 10 weeks, ang ituturo na doon na sa divine, pre-divine appointment. Ipiprepare na siya. Ipapasok sa divine appointment. That's why ito na yung nangyayari. Book of Mark, hindi ka na kailan maghanap ng ibang materials. Pag ginamit mo yung Book of Mark, grabe yung power. Nung inumpisahan ko yung Book of Mark, doon nag-umpisa yung healing the sick, cleanse the lepers, and even raising up the dead. Yun ang pinag-usapan the entire Book of Mark. Signs and wonders. Nung tinuro ko to, kasi what gets talked gets done. Nung dinemonstrate ko sa mga tao, yun yung nangyari. Nagmamanifest according to the scripture. Of course, yung pre-divine appointment ginagawa Saturday. Divine appointment nag-start ng Friday, Saturday, and Sunday. That's why tonight, mayroong sanctification night. Tomorrow, mag-umpisa na ang pre-divine appointment. Yung mass baptism or water baptism, week after. So this coming 17 ng March, mayroon na namang mass baptism. And anong gagawin? Kasi, like ngayon, kanina nakita nyo, grabe yung mga bata on fire sa mass baptism. Paano mo isusustain yung fire? Yun yung problem. 2 weeks after, kasi week after, magsi-seal training kami. Anong ginagawa ko sa seal training? Like for example, Saturday, pagkatapos ng divine appointment, pagka-Saturday, seal training. Anong ginagawa sa seal training? At the early stage, yung mga new believers, iti-train ka agad, week after. Anong gamit na training? Yun yung ginagamit natin na how to share your testimony, your experience during divine appointment. Anong ginagawa? Anong naging benepisyo during divine appointment? Doon, may experience sila. Kasi divine appointment nga pinag-usapan, makaka-experience talaga sila ng appointment with the Lord. At ang kagandahan dito, dahil yung lahat ng participant, pinapapasa talaga namin. Nagpa-fasting sila kahit na partial. Ang purpose doon, kasi mayroong deliverance session. Isipin nyo, galing to sa sanlibutan. Paano mo tututuruan na sila ay susunod? And that's why dito, ang pinaka-issue about inner wounds or emotional hurts. Dahil rejected sila. So kailangan dito, i-deal yung issue sa heart. Hindi ka pwedeng magpadala ng sundalo na may fatal wound. May tama sa puso. Ito yung problema natin. That's why yung mga tao natin, mahirapan tayong mag-send out or magpadala para to win souls dahil sila mismo may issue. Dito dinideal. May session about inner healing. After inner healing, nandoon na yung paano i-break yung mga tinatawag bandages. Kung nag-drugs ka, paano matatanggal yung drugs? Kung nagsisigarilyo ka, umiinom ka, paano matatanggal? We all know na lahat ng ginagawang kasalanan, mayroong spirit behind. And that's why mayroon kaming ginagawang deliverance session. Talagang dinideliver. Kung ilan yung nasa harapan, unlike before na maybe ginagawa din natin, ako ginagawa ko nung araw, isang i-deliver na demon possess, 4 or 5 pastor ang mag-i-execute. This time, hindi. Kung 1,000 dito, the other room, kasi 3 cinema yung ginagamit namin, isang session lang yan, pag nag-deliverance session, lahat yan, madi-deliver. Ginagawa ko doon, pagkatapos lipat sa isang
ipiprepare nila ang ibang cinema, papasok kami doon, then i-deliver. Yung mga tao, kung galing sila di tiyak or homosexual, magugulat ka. Pagkatapos na pagkatapos, nag-iba. Yung dating mga lesbian, magugulat ka, magiging totoong babae. Sabi, maganda pala ako, hindi pala ako gwapo. Yung mga dating nag-claim na maganda sila, ngayon, gwapo pala ako, hindi pala ako maganda. Kasi nawawala yung spirit. Yung spirit ng homosexuality, isang spirit lang yan. Ang pangalan, Hermes. The spirit of Hermes, pag makapasok sa lalaki, akala niya babae siya. Pag nakapasok siya sa babae, akala niya lalaki siya. Isang spirit lang. Na-identify namin yan, sinubukan ko, nag-work. Kaya kailangan natin alam, kaso lang kailangan much preparation. Okay? So, pagkatapos ng SEAL training, okay, natapos, okay ha? Conquering, then using the Book of Mark, follow up, 24 hours, then for 8 weeks to 10, yun yung i-discussan, Book of Mark. Ito naman, after divine appointment, meron na kaagad training. Okay, nadala na sa divine appointment, iti-train ngayon yung new believers. Ituturo how to present the good news of the kingdom. Binalik ko lang ha. Pagkatapos noon, paano gamitin yung Book of Mark? So meron tayo dito yung bang apprenticeship. Habang kung ako ang bago, si Bishop Leo ang nakawin sa akin, ipapakita niya sa akin kung paano gawin. Usual na ginagawa natin to sa church. So ang ginagawa ng nagdalas sa akin, ang gagawin niya, dahil naka-experience ako during divine appointment, kailangan ako mag-share ano yung testimony ko. Pagkatapos ng pag-share ng testimony ko, saan ko isi-share? Doon sa makakilala ko, kamag-anak, parinte. Doon ko isi-share. Nakakilala nila ako, so mako-convince sila pag ako ang nagte-testify. But after that, ang gagawin ni Bishop Leo, siya na yung mag-prayer or kung pwedeng patanggapin sa Panginoon, siya na. Kaso lang dito, 24 hours follow up. Yung sinasabi ko, 24 hours follow up. Pagbalik namin, kasama pa rin ako, kasi ako nag-gather ng mga tao na yun, si Bishop Leo, ang mag-present about the Book of Mark. Second, third, fourth visit, nag-o-observe ako, kino-coach niya ako, meron siyang lesson, meron akong lesson. After that, sabi niya, i-try mo, ikaw. Okay, this time, gagather ka ng ibang tao. So, gagather ako ng ibang tao, anong gagawin ko? Share ko yung testimony ko. After that, yung na-learn ko sa kanya, habang nagmo-monitor siya, yun na yung gagamitin ko. 10 minutes presentation. Kaya yung new believers, hindi po pwedeng mag-stagnant o mabackslide. Hindi po pwede yun. Dahil i-journey siya. So, kung mayroong 1,000 dyan, isipin mo kung 3 months after, week after, ma-equip. That's why, ang mahitabo, ang mangyayari, exponential growth. Nakuha nyo? Now, here. 2 weeks after, kasi kailangan ma-monitor, ako, minomonitor ko yung takbo ng process. 2 weeks after, anong dapat kong gawin? Bago magda-die down. Tuturuan ko sila about end times. End time prophecy. Ano yung nandoon sa end time prophecy? Ito yung sequence of events in this last days. Of course, alam natin yung rapture of the church. After rapture, mayroong judgment seat of Christ. Mayroong supper of the Lamb. While in the planet Earth, mayroong great tribulation. Dito magre-reign ang Antichrist. Okay? Nandyan yung the wrath of God after 3.5 years. Then, the second coming. Pagdating sa second coming, judgment of the living nation. Yung hindi nakasama sa rapture, dito haharap. Sa judgment of the living nation. Dito ako magdadrive. Kasi kung ngayon, magiging totoo ka at seryoso ka sa iyong pananampalataya at sa pagsaserve kay Lord, kung gagawin mo yung pinapagawa ng Lord sa atin, kasi ito ha, hindi ko nilagay dito, but in Matthew 7:21, ano sinabi ng Lord? Not everyone calls unto me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Right? But only those who do the will of my Father in heaven. Tingnan yun. Ano yung
kalooban ng Panginoon na sinasabi. Ano yon? 1, 2, 3, 4. 1 Timothy chapter 2, verses 3 to 4. Ano sinabi doon? This is good and pleases God that all men might be saved and come to the knowledge of the truth. In other words, ang kalooban ng Panginoon, kailangan yung mga tao makareceive ng katotohanan. Paano magkaroon o makakatanggap ng katotohanan kung walang magsasalita? So maintindihan natin dito na ang kalooban ng Panginoon, masasave yung mga tao. John chapter 4, ano sinabi about the Samaritan woman? Sinabi ni Jesus, kunin mo, dalhin mo dito yung asawa mo. Sabi niya, wala akong asawa. Oh yes, wala kang asawa dahil mayroon kang limang ikinasama. Yung babae umalis, sabi niya doon sa Samaritan village, yung tao na nakausap ko, kilala niya ako. Siya na kaya yung Misaya? Sumama yung whole village ng Samaritan. Sabi ni Jesus sa mga disciples, dumating sila Paul, dala-dala pagkain, but sabi ni Jesus, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. And sabi ni Jesus, sabi niyo, 4 months from now pa ang harvest, but look at the field, they are ripe for harvest. Bumaba yung whole people in Samaritan community. Okay, nakuha nyo? So, makita natin ito, ang kalooban ng Lord is to go, to win souls, and make disciples. Pag ito yung ituturo mo sa new believers, all out yan. Kasi pag seryoso kayo, mararapture kayo, kasama kayo sa rapture. Pag mag-lukewarm kayo, ano mangyayari? May iiwan kayo. Dito yung pagdiin. Doon na kayo sa judgment of the living nation. Sa second coming. So dito ang drive, yung mga tao, yung motivation, hindi para takutin sila, yung motivation to obey. Okay? So much for that. Now, sa leadership group, ito na yun. Iba yung Sunday service, meron kaming tinatawag na it's SU or tinatawag Holy Spirit University. Kailangan sila 2 weeks after magsasama sa process. Meron silang schooling na ginagawa natin kumbaga sa Bible school or seminary. Merong each issue every Saturday. It's only 1, 2, 3, up to 4. Yung prayer namin every Thursday, merong daily prayer sa church. Pagbukas ng mall, may prayer. Thursday corporate prayer, ito yon. Full house to pag nag-corporate prayer. At yung prayer dito hindi biging prayer, kundi word of declaration. Prophetic prayer ang ginagawa. Okay? Then, of course, month after, biglang magda-die down yan. Expected yan. Ano ang dapat ititira mo para li-level up uli? Ituturo sa kanila yung end time model of evangelism. Ito yung mountain moving faith. Tuturuan sila paano mag-healing. Dito ituturo. 2 days to, o 1 night and 1 day, ituturo sa kanila. After 1 month, on fire uli sila. 2 months after, ituturo, it's either fourth dimension, living in a three-dimensional world, or rediscovering the kingdom. Walang room na bababa yung fire. Kasi level up, nagpa-progress. Yung mga tao, hanggang matapos yung third level, ito na yung mga session about anti-modern evangelism, session about rediscovering the kingdom, changing your DNA to become an hero of a royal priesthood. Fourth dimension, ito yung tinuturo ko every quarter, every month, to sustain the fire. Ito yung 3-month cycle na tinuturo. 3-month cycle. Tamang-tama matapos yung pang 3 months, meron na silang madadala sa Panginoon, sasabak na uli sa pre-divine, then divine appointment, sila na naman ang magjo-journey. Kaya ito yung re-divine appointment, ginagawa to twice a year. Then commissioning, sending of leaders for mentoring, equipping, and pastoring churches. Ito yung leadership process. Conquering, care, 2 minutes lang, 2 minutes lang. Ito na yung, okay, balik tayo. Ito yung leadership process. Isang quarter to, o 3 months. Conquering, care, coaching. So ano to? Ito yung come and go. Ginamit yung healing the sick. Ang caring, ito na. Book of Mark, tuloy-tuloy na. Week 1, mass baptism. Week 2, end-time prophecy. Month after, end-time model evangelism.
before mag-ian ng 2 months, rediscovering the kingdom, tatlong buwan, fourth dimension. So dito, makikita mo, sa loob ng 3 months na moving, sustain yung fire. Sustain yung fire. So expected, of course, mayroong weekly leadership, every Monday, Tuesday, ang 24 elders haharap sa amin Monday. 288 leaders, igagather niya yung network niya sa Tuesday. Ang 3,000 level, igagather niya yung network niya. Ang 4,000 dito na. After sa prayer, dito na. Then, 3 months after, always evaluation kung paano nagra-run ang entire process. Pag dito, nakikita kung paano i-enhance, paano pang palakasin. Kaya, nakita ko, ito, sinubukan ko sa ibang churches. Ngayon, ang Baguio City, nagbabaptize ng maramihan na rin. Kaumpisa lang ng payaw, ay doon na to, pamilya niyo, payaw Negros Oriental, isang buwan pa lang, nagbaptize sila 96. Cebu, na Christ Dealer Cebu, nagumpisa ng 90, karoon ngayon, umaabot na ng 1,000. Nakita ko, pwedeng i-transfer. Transferable siya. The anointing, pwedeng i-transfer. Ang Lord, hindi siya respecter ng person. Pag you have the heart, if you have the desire, ibibigay ng Lord. Kaya sabi ko, kung na-experience namin sa Davao, pwede ma-experience sa ibang lugar. Ito na yung nangyayari ngayon. We are expecting mas grabe na move. Kasi in this 2018, ito yung year of breakthroughs natin. That's why we are expecting na mag-escalate pa ang moving. Pagkatapos ng divine appointment this coming Sunday, irarally namin ang entire church for the bigger harvest. Kasi pag once ang leadership in place, pag yung mga tao, nandyan yung puso. At sa amin, ito, hindi lang para sa Davao to. Ang revival mag-umpisa in the bloodiest part according to the prophecy. But ito, magiging model around the world. Inumpisahan namin sa ibang bansa, nakita ko yung resulta. Sa tingin ko, kung ito ngayon, ang entire map, actually, ang iyong iba, nandun na sa Davao ngayon, gusto mag-observe. Nakikita ko, ito na yung time natin. Hindi na tayo ang pupunta sa ibang bansa, sila ang pupunta sa atin. Alam nyo ba, mayroong mga Japanese pastors na dumating sa Davao ngayon to witness sa gagawin ng divine appointment. And itong lahat, sasabihin ko, hindi namin to kaya kung wala ang Panginoon. Ito yung hindi rin kami sabihin namin para iangat namin yung upuan namin. Nagkataon lang kami ang nasa Davao, nagkataon lang ang prophecy nandun sa Davao, at nagkataon din na gagamitin ng Lord in this end of days para maging model around the world. Nakikita ko yung pag-angat ng simbahan ngayon at saka yung unity. Just recently, natapos kami sa ni-unite namin ang Davao Region Ministerial Council. Kaya pumunta ang grupo ng MELC sa Davao. Nag-witness din sila doon. At nakikita ko, ngayon na mayroong gathering ng ganito sa PMA, hosted by PCEC, mas grabe yung future ng Davao. Yung future not only in Davao, but the entire country. Ang moving ng Holy Spirit nasa sa atin ngayon. To God be the glory. Thank you very much.